dapat iwasan itong mabasag para kasi pag Hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel. It's me, Arlene Johnny. So ngayon guys, ang video na ating gagawin ay as usual magluluto ulit ang Inday. So ngayon for our dinner is ginseng chicken soup. Meron na ako ditong ready to cook na binili. Ito siya, ginseng chicken soup. So, ito na siya. Bali, nahugasan ko na. Then, ito yung powder sachet. Mamaya ilalagay ko ito sa soup. Ito yung chicken meat natin. Then, ang gulay is alugbati. Tapos, meron tayo ditong garlic, ginger, salt and mushroom powder. Tsaka meron nga pala ako ditong tira na ito, fried shallot with oil. Meron pa siya konti. So itong oil na to is gagamitin ko siya panggisa dito sa gulay. So tara, it's cooking time. So ayan guys, first thing to do natin is ilagay natin itong ginseng ingredients dito sa syempre lutuan. Ayan, ipakulo lang natin siya. Then ilagay natin itong powder sachet. Iwasan lang natin na mabutas para hindi siya mahalo sa soup mamaya. Ayan, pakulo lang natin siya. Bago natin ilagay itong chicken meat natin sa soup base, pakuluan muna natin ng konti itong chicken meat. Ayan. Naman, ang susunod ay gigisa natin itong gulay, alugbati. Gagamitin ko itong fried shallot with oil. Wala na siyang onion, may natira pang oil, kaya ito na lang gagamitin ko. Lagay natin ang ginger. Lagay natin dito ay salt at saka mushroom powder lang. Pakuluan natin siya ng about 1 hour bago natin ilagay yung chicken meat. Salt lang po ang pangpalasa dito kasi meron na siya dito na ito. Ito guys, dapat iwasan itong mabasag para kasi pag nabasag ito, mahalo na siya sa pag nabutas siya, may halo na siya sa sabaw.
kaya iwasang mabutas. So yan guys, bali 1 hour na siyang kumukulo. Ngayon ilagay na natin yung chicken meat. Yung chicken meat na ano ko na siya, pinakulo ko kanina siya ng mainit na tubig. Ngayon naman, hayaan lang nating kumulo about 1 hour ulit. Sakto pag dumating na yung mga amo ko, ready to eat na. Siya nga pala guys, today is no rice. So, ang kapalit ng rice is miswa. Ipapakulo ko to mamaya. Then, kapag naluto na siya, then ilalagay ko tong chicken, ginseng chicken soup. Yun lang yung dinner namin, tsaka yung gulay kanina. Ngayon naman ay ipakulo natin ang miswa. Lutuin natin siya ng about 80% bago natin ilagay yung soup base. Ito na yung miswa natin. Then ito yung soup base. Ready na siya. Lalagyan lang natin ng